WIC, programang sasakulin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karampol sa TWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karampol sa TWIC, programang pwede kang mag-lutsak. Pinakwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karampol sa TWIC. Simpilan, Conrad Banag, Joel Laksamana, kapos Trixie Cruz Angela. Today is the 13th of January, Friday the 13th ngayon. Ang swerte niyo, may chocolate kayo. Ayun. Mapapanood kami by our website. Chocolate! Uy, ang bigat ng dala ko, ha? Ang bigat. Oo, kasi yung each pack ng Malagos chocolate ninyo is 500 grams. One pack? Half a kilo. Wow. Each. Yeah, pasalamat kayo. Eh, may tag-each tayo. May tag may tag-each tayo. Oh, wala ka sa loob. May itlog kang dala. Wala. Itlog. Sibuyas. Wala? Hindi ako ganun ka-rich. Grabe kayo. Papayaman muna sana tayo. Sana kung itlog man lang, okay na sa akin. Mahal na ngayon. Grabe kayo. Mahal na ng itlog. Mapapanood kami via our website, DWI. 2am.com at dyan pwede rin i-download ang aming mga apps. iOS and ano, Android. Baka iOS yan. Version. iOS. iOS or iOS? iOS. iOS. Pero iPhone siya. It doesn't matter. Yeah, who cares? Di ba? Who cares? Kamu ba iPhone yun? Eh? Yun, yun. Natatawa daw Nation. Yung mga ano. Kasi, nation, sa nasayang ba national? Nasayang mo national. Di ba? It doesn't matter. Well, kung ano yung nakagawian. So, ano yan? Yung dati I used to say vlog because it distinguishes from vlog. Vlog. Right? But what are the origins of the word mm-hmm. vlog? Mm-hmm. Ano ba yan? Video. V. Yung video. Pero yung sa ano, vlog is, I forgot the B. Pero log. It's really, ano, these are what we call neologisms. Neologisms, ha? Ay, mahaba yan. Tandaan niyo yan, ha? Neologisms. Yes, I noticed a neologism. It's a made-up word. Yes. We make it up. Hindi siya nag-evolve. Dahil sa bago? Ginawa natin. Ayun, for instance, ano ba mga neologisms? Scuba. Pero neologism siya for self-contained underwater breathing apparatus. Isnafu. Yung mga ganyan. Situation normal. All fucked up. The word F-U-C-K. For unlawful carnal knowledge. Daw, sabi ng iba. But yeah, meron yan sa Old English. The point being that if it is a neologism, walang rules sa walang pag-pronounce. Rules sa so pag sinabi dun sa dictionary, ganito yung pag-pronounce niya, it's descriptive rather than prescriptive. So pwede pang mag-evolve siya. Anyway, the point, mapapanood din ka. Come on, ha? Neo. Okay. It's a word. It's a okay. Ayos yan. Yeah. Okay. Ano, linguistics, what you can you do? You learn something every day. Mapapanood kami via our test broadcast sa digital free TV, IZTV, sa Sky Cable. So Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27, and GMA Afford the Box Channel 32. At saka sa ibang digital TV devices, if you can't see us on your device, you can scan the... Di ba may scan, no, ano yun? Scan button yun somewhere in your... Ano, in your remote control. I-re-scan nyo lang po, tapos lilitaw na po ang IZTV. We're on TV. Soft, ano pa lang ito, no? Ang actual formal opening natin opening will be this February. Uy, lapit na. And then, TV star na si Boss Conrad. Nakukuha sa good looks yan, eh. Well. Inunahan na kita. As well-groomed tayo ni Atty. Trixie. Well, every ano yan, yeah, pari, mula ngayon. Kasi may chocolate kayo, eh. Ay, nako. Masarap almusal ko nito bukas. Kayo lahat.
At meron tayong sisig dyan. Sino kanina? Sisig si... Mamaya, basahin natin. May sisig? Nagpadala na sisig eh. Kalain. Bumili ako ng mga container na maliliit para hindi natin magati-hatian. But it looks sarap good. Na sisig. May sisig. May sibuyas yan. Naku. Kasi ang buhay na sisig po sa sibuyas. Kailangan may sibuyas sa sisig. Totoo. Hindi pwedeng wala, no? Ayaman niya nagpadala na yan, ang palagay ko. Kanyang kalaki. Aha. Masyadong mayaman yan. Padala na siya. Maparamay ka tayo ng kanin, Maggie, mamaya pag-uwi. Yung apoy nga pala. At saka yung sisig, may itlog pa rin yan. Oo. Ay, super yaman na talaga nito. Parehong. Ito, pero yung itlog, pag-uwi mo na, ikaw maglagay. Ah, wala bang kasama itlog? Mayroon siguro, pero dadagdagan ko. Chan-chan-chap ako ng may sibuyas at itlog. So, meron pang baboy. Sipsig baboy yan. Baboy yan. Lahat ng pinakamamahal. Baboy, sibuyas, sisig. Nilalagyan pa ng konting asukal ata yan. Talaga? Asukal? Merong, hindi, yun just to taste. Yung pangtanggal lang siguro ng lansa. Just to taste. And sugar is also a form of preservative. Yes. Ang sugar. Yes. Acid yan. Pagkain na naman tayo, kalain. Ang itlog daw po, sabi na United Broiler Racers Association. Teka pare, bago tayo magpagkain. Teka muna, basura mo. Good morning, sir. Good morning. Makaliwalas ang ating ambiance ngayon. Meron ka raw tsokolate, sabi ni Chokolate. Meron? Oo! Mabigat yan, ha? Pinaparinig ko talaga yun. Sabi ko nga, wag na. Anyway, wala nagkakamali ka. Marami rin kasi ng bigay sa akin. Topic na tatalakayin ngayong araw. Pero sisimulan ko sana ng isang mahalagang bagay na nangyayari sa Paranaque. Ano ba yan? Okay. Pero may malagim na nangyayari sa Better Living Paranaque and its environs mula nung January 1. Which is? Kasi apparently, dalawang linggo na. Ang aming butihing mayor, si Mayor Eric Olivares, ay nagpalit ng kontrata sa garbage collection. Parang sa airport, hindi na plano ng maganda. O ngayon? Nangyari, hindi pa pala ready yung papalit. So, okay. So, mahigit dalawang linggo, hindi na kukolekta yung basura. And then, nag-ad hoc muna si Mayor, which is, siguro, Mayor ka, di dapat yun ang ginawa mo. Ang bumukolekta ng basura namin ngayon, mga ano yung LLF, yung truck na maliliit. O maliliit lang. Now, yung truck na yun, siguro talagang ang kakasya na doon. Pero equip ba siya for collecting garbage? Hindi, wala siyang compactor, wala siyang... Wala. Plus yung mga nakukulekta, obviously hindi basurero yun dahil nag-t-shirt lang. So right now, talaga nangangamoy yung buong lungsod ng Better Living. Amoy ano siya? Grabe, amoy sibuyas, bro. Amoy basura. Masama talaga. So, ngayon, interestingly, napaka... talagang picture na picture sa social media talaga ang aming mga LGU doon. Si Mayor Eric Olivares, sila Congresswoman Joyce Tambunting at na. Pero hindi mo sila ngayon makita. Talagang they don't answer, they don't anything. Then, yun na nga. At paano yung mga tao doon? Dalawang linggo na. Talaga mahirap. Now, meron nga kumukolekta but basically kung dati 100% ang collection at may araw, ngayon siguro 30% lang. Ganun. So you can just imagine sa laki ng lungsod, anong yung stink, yung baho na nangyayari. Yeah. Bakit nagpalit ng wala namang malita? Actually, hindi namin alam. Hindi, basta lang. You know, joint venture or whatever. Basta lang. Sinasabi dahil nawala yung kita doon sa NCAP. So, kailangan bumawi somewhere. NCAP, dati naman walang NCAP. Ah. Yun na nga eh. What's NCAP? So, bakit daw? Yung non-contact apprehension. Ah, okay. So, doon lang aasa para makolekta ang basura. So, ngayon eh, yun na nangyayari ngayon sa Paranaque. Interestingly, meron kaming site on Better Living Subdivision, Better Living Facebook. May nagtanong, I'm moving into Better Living, specifically Raymondville, soon. Can you say anything about this area? Is it a great place to raise a family? Sa totoo lang, sir. Sana sinabi mo, yes. Sabi ko nga eh, sir, yes. But there's a problem. It's the best. Oh. Sorry. You just talk to the Homeowners Association and right. You get it. Ng Raymondville, yes. Napaka magigiting ng mga tao dyan. At saka nagsasakrimisyo. Nga lang, ang problema ng mga leader namin sa LGU, Barangay at Raymondville Homeowners Association, medyo
entrepreneurial sila, yeah. For comfort to entrepreneurial. Okay. So, forewarned is forearmed. So, yun lang po. Sana po ma-solve ni si Mayor Eric Olivares to. Medyo gising-gising po, Mayor. Galit na po mga tao sa inyo doon. Ang ano dyan, eh... We will vote with our feet and hands and everything. Magkapatid pa naman kayo. Oo nga. Eh. From one Olivares to the other. Yun na nga, nagpasaan lang. Pati congressman dyan, Olivares. Kamantaling yung tatay nyo, ang ganda ng legacy na iniwan. Yung kabilang district, Tambuting naman. Yes. Affected din ba yung kabilang district? Yun nga yun eh. Affected, yun na nga. Sa inyo nga yun? Yun. So, yun yung district na yun. So, yun lang. Alam mo yan, nag-uusap-usap lang sila dyan kung sinong, kaya mga karaniwan, ano po? Mm-hmm. Kasi mag-uusap, oh, ikaw na muna tatakbo. Yung gano'n, parang fixed. Mm-hmm. Kumbaga sa sabong, may fixed. Mm-hmm. Alam mo na... Dito meron din fixing. Game fixing din. Meron din game yung nangyari sa airport, pwede they can be hold off, tawagin sa Congress, hearing, sa Senate. Ito hindi pwedeng tawagin, ano? Napaka-local. Ano? So... Medyo ayan na lang. Hindi tatawagin? Hindi. Kahit nagkakasakit na yung mga tao sa dami ng basura. Tapos added pa dyan. Public health issue. Yes. Ang ating pong kasamang attorney Trixie, naka-black ngayon. All black. Uy! Naka-all black po. Doon sa mga naghahantay ko anong description ng suot niya. Ayos. Para kayo doon sa Globe Awards. Ayan, ganyan ang mga Wednesday. Mga black-black. All black. By the way, para dun sa mga nanonood sa ating Facebook Live at YouTube live streaming, huwag pong kakalimutan, like and share. Like, share. Lalo na yung sa ano, sa YouTube, kukonti ang nagla-like. Pero maraming nanonood. Ano ba yung YouTube brigade? May brigada tayo dyan eh. Okay, ano natin dyan? Nasa na ba yung mga tambay YouTube? Daba kayo mga kamay? Oo. Click nyo yung like. Like na. At yung mga nasa Facebook, share nyo naman. Like and share. Spread the, you know, spread the cheer. Speaking of cheer. Ito po. Yung eggs muna. Okay. Oh, itlog. Yung ano itlog nangyari? Ko, bawat pamilya ng Pilipino, kumakain na itlog yan. Of course. Di ba? Mga lutuin, may itlog. Mm-hmm. Sa umaga, may itlog. Di ba? Okay. Well, pera na lang siguro kung sobrang hirap. Yung isang itlog, paghahati-hatian nyo na yung isang scrambled egg. Okay. Pero karaniwan dyan. Kumakain tayo itlog. Cheapest. Ang sabi po na Philippine protein, Egg Board Association, 10 piso na ngayon ang piraso eh. Ha? 10 pesos ang isang piraso na itlog. Oh my God. Dati bumibili ako, yung malaki na yun ha, extra large, 6 pesos. Oo. Bakit? Ano nangyayari? Bakit naging ang sabi po ng Philippine Egg Board Association. There's an egg board? Oh, Philippine Egg Board Association. Okay. Association to. Association. Sabi po niya, sobra ito, daw po ang tubo ng mga middlemen. Again, middlemen. Yan. Okay. Kasi daw po, ang farm gate price nasa 670 to 720 mm-hmm. per piece. Okay. So kung umabot na 10 piso yan, ang laki ng tubo. 280. Normally ang tubo piso eh, di ba? Hindi, centavos lang yan. Ay, ganun pag ba? Eggs. Oo, centavos lang yan. I was thinking it was at least a piece. Ang patong po dyan, farm gate, papunta doon sa palengke ho, centavos lang daw usually yan. Sabi po ng association, ngayon, lumalagpas na ng more than 2 pesos, 280 per piece. Mm-hmm. Okay? Ngayon, ang sinasabi nila, bababa rin daw yan kasi... Wala nang bibili dahil mahal na. Mabubulukan sila. Balancing act. Hmm. So, ang pagbaba po ng presyo, hindi dahil sa magkakaroon ng additional production, kundi dahil sa hindi na tayo bibili. Pero yun naman. It's diba? The cheapest source of protein. Oh, yes. For a balanced diet, yes. Para din sa mga pamilyang mahihirap. Basta ang may itlog. Ang pambalase. Kesa bumili ka ng... Huwag masyadong ano yan kasi baka biglang mag-import. Kinakabahan ako pag narinig itlog. Kinakabahan ako pag sinasabi tumataas ang presyo eh. Ay tumataas po eh. Talagang tumataas. Wala tayo magagawa. Ang sakit. Mayayari tayo dyan. Pero bababa na raw yan. Kasi hindi na rin tayo bibili. Hindi na natin ma-afford. Sino nagsabi nito? Siguro eh. San Diego. Sabi niya kasi marami pa ibang gagastusin. Uh-oh. Increase ang pamasahe, Meralco mag-increase, ang tubig. Lahat ng billings. Tubig mag-i-increase.
Grabe yung mga traders ang nagtaas ng presyo. Hindi na nga sila yung nag-undertake ng cost of production. Eh, usually, ganyan yan. May pinangalanan ni Jarius Bondong, yung ating commentator dito po sa weekend. Pinangalanan niya yung mga smuggler. Syndicate? Syndicate. Ito na ba yung Chinaman? Chinaman Mafia. Ito na yung Chinaman Mafia. Ayan na. Pare. Eh, ba't si Jarius alam yan? Yung customs hindi. Bureau of Customs hindi alam. Ano ang smuggling? Ha? Is it technical smuggling o dumadaan tayo sa ports? Eh, ano daw eh? Ito, smugglers and customs in cahoots. In cahoots. Ito naman si Jarius, ginawa bang masyadong diplomatic? Kabakas yan. Magkabakas. Hindi na cahoots yan. Cahoots yan. Namumuhunan din ang mga sila. Oh, yes. Diba, kagamento ko sa inyo yun sa sibuyas na ang humuli, Intel. Ang hinulit, taga-ibang division. Sila mismo. Intel ng customs to. Ang humuli. Tapos ang hinuli nila, pasok ng isang... Sino yan? Sino, ano mga sinabi? Parang Joel. Parang yun yung ano. Ha? Ikaw rin ito? Hindi mo magkatabi lang tayo kanina. Ba't hindi sinabi sa akin? Kasama ka pala. Kasama ka pala. Sana dun palang pinasasan. Ang pagkakabanggit niya, tingnan mo, smugglers and customs cohorts are protected at the highest places. They give 9-digit protection money. 9-digit to 2 persons closest to the center. Hindi lang 6 yan, ha? Oh. Hundreds of million yan. Wow. Hundreds of million, hindi lang po 1 million. Sa lagay lang yun, ha? Kapag 9 digits, 100 million. May pangalan ba? Meron dito, yung 3 new contrabandits. Contrabandits. Okay. Ano yun? Lorded over the Port of Manila and Manila International Container Port, MICP, Subic and Batangas. The first in his 30s. Ang dami, ha? The first in his 30s is a naturalized Filipino from China, Mike Ma. Mike Ma. Naturalized. In his 40s, alam pa niya yung mga edad. Babata, ha? Is Chinoy, Jin Ang. Jin Ang, ha? Jin Ang, babae. And the third in her 50s, in the G-E-N-E. The third in her 50s is alias Beverly Perez. Alias. May alias, ha? May alias. Mas Ma and Ang's contacts are at Customs HQ in Manila. Mm-hmm. But they never go there. Sending only an influential go-between. Sino brother yun? Of a Malacanang bigwig. Yo. Brother? Brother, ha? Hindi fraternity brother yan. Brother. Eh si Marcos, walang brother yan. Correct. So hindi si Marcos yan. Sino ang may brother dyan sa Malacanang? Nakalibing nga lang sa column ni Jarius. Which is, napag-usapan natin dahil. Alam ko na. Customs HQ tried to dazzle the public Wednesday with news of interdicting 2 billion pesos. Akala ko, with news of TikTok operations. Patrick T. 2 billion, ano? Smuggled Chinese agriculture produce in 2020. Para may ginagawa. Malayan. Ano lang daw yun? As if doing something. Sabi ni Darius. Red herring. So 2 billion. Red herring yan. 2 billion. Ano kung gano'n? 2 billion. Ang lit nun, sinabi ko. Masahin nga. Nyo po sa gacha column niya sa Philippine Star. At nilalabas din niya sa Facebook. Oo. Puntahan niyo yung page niya. Ni Jarius Bondo. Tsaka bukas, nandito dito yan. Bukas, nandito yan. Pakinggan natin siya, alas 8 hanggang alas 10 bukas. Mm-hmm. Sa pool. Dito rin, sa DWIG. Aha. Grabe, pinangalanan. Makakilala to ng pamangkin ko. Ba, inimbento lang ni Jarius yan. Sana dinamay na niya yung influential. Eh, hindi. Ba't hindi alam ng customs eh? Bureau of Customs. Paano naman hindi malalaman sila yung nga? Sila yung kakampi, ha? Pagaling. Sila yung kabakas. Tama si Jarius na kasama ni Direk Mati, ha? Ah, pwede. Consultant ni Eric Mati. Eric Mati. Sa tagal ba naman, hindi alam ng mga customs sino yung babantayan? Eh kung sinasabi ni Jarius, kabakas yung mga taga-customs. Alam nila. At merong backup na kapatid sa loob ng Malacanang na alam na ni Trixie na ayaw niya sabihin. Yung ngiti ni Tracy, kilala niya. Pang karambulungan niya. Pang karambulungan lang. I'm sure hindi si Marcos, wala kapatid na lalaki. Pang ano wala. To? Pang kapatid na lalaki. Eric Mati to, ha? Yan, Eric Mati. Matindi yan. Medyo shadowy figure ito kasi.
Di lumili na. Ngayon, tigil na raw muna ang benta ng sibuyas sa Kadiwa. Sa Kadiwa. Ano nga nun? National loan, bro? Eh, ewan ko. Naubusan. Yung kontrata nila, sino ba? Saan ba nang gagaling yung binibenta sa Kadiwa? Papasok pa lang. Sa kartel. Papasok pa lang kasi kaya pala yung may tumutubo-tubo na yun. Papasok pa lang kasi yung alin po sa kartel. Papasok pa lang kasi yung i-import. So wala pa yan. Bumaba na raw ang presyo, sabi ng Department of Agriculture. Dahil nung nag-announce sila mag-i-import. Kita mo, announcement lang, ha? Bumaba na. Kagad yun. Bumaba po sa farm gate. At saka dito sa palengke, hindi pa. Ang ano dyan, papasok na daw. Kasi ang sinabi ni Secretary Panganiban, January 27 dapat nandito na yung mga ang deadline nyo, January 27. This goods should already be in Manila. Okay. Yung sinasabi niya. By the 27. So, titingnan natin kung aabot yan ng January 27. And then, of course, February 2nd week, papasok na rin yung mga harvest. Estimate nila, 19,000 metric tons naman yun. So, ang dun sa volume and nila, monitoring, sapat na yun for the, at least for the first quarter. Hanggang magkakaroon ulit ng second harvest. Yan ang sinasabi ng Department of Agriculture. So this is just a balancing act in play, in effect. Pero mahal pa din, pare. Ay, mahal pa rin talaga ngayon kasi wala pa nga eh. Papasok pa lang At saka yung harvest officially doesn't start until the 15th. Pero baka sinasabi yung timing ng importation eh. Kasi harvest. Hindi, ubus na kasi. Ubus na kasi, wala na eh. Diba, ang harvest, in fact, nasa field pa, hindi pa na nag-uumpisa. Sa 15 pa yung most of them eh. Kaya nga, by the time dumating dito yung i-import mo na yung onions, dumarating na rin yung harvest. Nabili na eh. Tapos na yan. Hindi, kahit ba nabili yung onion na yun, mapupunta na rin sa market. Nabili na ng traders. O i-hoard na ng mga bumili. Hindi, ang sinasabi ng Secretary Panganiban, yan ang kanila estimate ng requirement at least for the next 3 or 4 months until the next harvest. So ito pang puno talaga. Eh di dapat pinintay mo na harvest tsaka magpa-import by March. Ano yan? For next 6 months. It can be stored naman. And ganito kasi ang effect na sinasabi ng mga magsisibuyas. Eh, binabarat kami ngayon ng mga traders dahil may padating na import. Magpapa-import na ang Department of Agriculture. Kaya ang question nila rito, yung timing. Hindi naman yung bakit mag-i-import eh. Yung timing ng importation. Mali sila. Alam mo kung bakit? Nabili na eh. Nabili na yan mga yan. Yung harvest, ngayon, bili na yan. Disyembre pa lang. Tapos na yan. Nabenta na nila. In other words, nagkaroon na ng nagkabaratan na sila. Nagkabaratan na sila dyan. Kung halimbawa, ang pinag-uusapan eh 80 or 100 per kilo, yun na yun. Nag-work out na sila. Nabili na. Nabigay na nga yung pera. So, yan ngayon ang pinag-uusapan. Tagal kasi na ang ating naging kalakaran ay importation. Kaya ang hirap ayusin yung transition. Yun ang problema dyan. Kasi masyado ng powerful ang importers. Ang expectation daw ng DA, pag dumating yung importation, tsaka bababa. Yes. Totoo yun. Bababa naman talaga. Kahit nandito na yung harvest, hindi pa bababa. Kumbaga, import lang tayo. Hindi ko maintindihan yun eh. Ang volume, ang pinag-usapan kasi volume eh. Ano bang volume na production at ano ang kailangan total? Anong total requirements natin? Yun ang pinag-usapan. So, yun ang binabalansin nila kasi for the past so many years, ang kalakaran ni na Secretary Chaleco at saka ni Procops ay importation. Hindi naman nila pinagtutulungan yung mga farmers eh. Ang pinagtutulungan nila yung mga farmers ng Vietnam, China, Thailand. Diyan ang tinulungan nila. Kulang na lang mag-DSWD. Kulang na lang. Ganun ang gagawin ng mga yan eh. So, ibig sabihin kasi, kung hindi tayo mag-import. Bakit kailangan pa yung deadline? Agne, ano yun?
Eh kung nabili na para lahat. Nabili na. Aanin mo pa yung deadline. Nabili na. It should arrive as you please. Kahabang umaakyat ang demand, darating yan. May deadline ka ng 27. Mm. Pag hindi dumating yung sibuyas mo, tapos na yung import mo. Ay hindi, kasi nga, binabalansin mo nga eh. Binabalansin mo eh. Oo. Kasi there has to be yung X hardware. Amount of onions ibig sabihin, in the market. Hindi na necessary yung deadline. Kung ikaw, totality, overall, na tinitignan mo supply, di ba? Mm, yeah. So, dumating yung supply na yan, kahit kailan dumating yan, basta nandiyan yung supply na yan, stable ang market natin. Mm-hmm. Pero may deadline ka ngayon, ng 27. May hinahabol ka eh. Kasi ka may, na, ano eh, may cup eh. Nabili na, di ba? Okay. Pwede nilang i-hoard yan. Oo. During the gap, during the... So, kailangan dumating ngayon yung import. Kailangan agahan nila. Panlaban. Para yung hoarding tendency nila, mawala. Kasi, ang hoarding tendency, mawawala yan. Kapag ni-raid mo lahat ng... Mga warehouses. Pero ano yung basis mo for raiding that? Ha? Wala tayong basis to raid. Kailan ba kinailangan ng basis dito? Grabe kayo. We can do that for importations. Yes. May batas. Pero for hoarding, wala. Wala tayong batas dun. Wala yung mga price manipulation na yan. Wala yan. Anong ginagawa ng PCC? May bago pa ngayong... Meron pa silang bagong pinuno. Parang Conrad, natanda mo yung sinabi natin kahapon tungkol dun sa magkakaroon na sila ng production and volume and production watch. Kasi, yan yung pambalansin nila kasi at this point, tama si Trixie eh. Yung local production, hindi mo pwedeng i-raid yun na, nag-ohort, wala eh. Eh di bili lang ka diba? Okay. Ayun ang problema. Yun ang problema. Para may panlaban sila kaysa sa export at kaysa sa import. At this point in time, kung tingnan mo yung budget, wala nga sa budget yan eh. Pati nga itong tungkol diyan sa... Ibig sabihin, napakasimpleng commodity nito. Pati yung nga doon sa... At aabutin tayo ng ganitong indulto sa isang napakasimpleng commodity like siyempre, onions. Because, oh my... Siyempre, ano ba nangyayari sa atin? Siyempre dahil ang nangyari dyan ay... We were so engrossed in importation. We still are. Yun pa rin ang para sa kanila, it's the band-aid for everything. Mm-hmm. Yun ang problema. Naging very efficient. Paano tayo mag-i-import na itlog? Hindi. Magkakanabasag-basag yan. Hindi tayo pwede mag-import niya. Hindi, so ano solusyon sa itlog? Ay, di ba? Kasi hanggang ngayon ng DA, ang solusyon nila, mag-import. Hindi, let's cut out. Pero wala akong narinig how to increase. Wala kasi tayong NFA for eggs. No. I mean, onion, wala akong narinig ng programa to increase our onion production. That's my point nga eh. Hanggang ngayon, it's still paano mo i-encourage yung production meron. Patay ka dun sa trade? Oo, kaya kina-cut off nila yung mga importation possibilities. Ang inaano lang nila ngayon yung gap eh. Yun ang kanilang mina-workout. Mm-hmm. Each and every product, yun ang kanilang ginagawa ngayon. Alam mo, bukas makalabag, gusto ko makarinig sa Department of Agriculture ng programa para sa onion farmers. Mm-hmm. Kung paano sila makakapag-produce more. At ma-assure sila na kapag sila ay nag-produce ng mas maraming onion, bibilin. Mm-hmm. Kailangan merong ganung programa. Hindi sigur, pwedeng... Hindi pwedeng band-aid, mag-i-import na lang tayo at may deadline pa na 27. That was the point in having an NFA in the Marcos Senior Administration. Pinatay na ngayon ang NFA. NFA. Nakikita na nga ngayon yung pangangailangan ng mga ganyan, yung government intervention na meron talagang funding. Okay. Kaya ngayon, Kadiwa, I suppose they are going to... They are going to fund that properly. Yeah, okay. Kasama na dyan, syempre, yung NFA operations. Okay. Oh. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 8:34 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karamuala kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angela. Para dun sa mga nakikinig sa atin sa Facebook and YouTube, like and share. Okay. Attorney Trixie, yes, may isa si
Ederlim na nabalam. Puro negative, no good news naman ngayong umaga. O sige, Ma'am Ederlim. Meron ako isa. Ito, may pasalubong ako. Good news yun. Masarap almusal ko bukas. Hot chocolate. Ito sa balita. Siya, ikikwento pa natin. Yung ating candidate sa panalo sa Miss Universe. Sa National Costume Competition, si Celeste Cortez turned heads, ha? Maraming kasi nag-Darna. Si Darna. Darna! Ding, ang bato. Yan ang Wonder Woman ng Pilipinas. Namangha daw yung mga... Hindi, nauna si Darna kaysa kay Wonder Woman. Nauna pa. Hindi, hamak. Pare, 60s pa lang may Darna na. Mars Ravelo yan. Sa comics. Kapit-bahay ko sa pila niya si Mars Ravelo. Ang Wonder Woman, 70s pa yan. Check natin. Ang Darna, 60s pa, comics. Tsaka mas makulay ang kulay. Ang story yan ni Darna sa akin. Kasi ang tunay na pangalan ni Darna, Narda. Narda, yes. Tapos mayroon siyang si Ding. Si ba original Ding na Darna? Ding yung to. Ding. Siya, kapatid niya yun si Ding. Hindi kaya nga yung kanta, ano ba yun? Yung nakalimutan ko na yung Darna. Darna. Tapos si Ding at si Narda. Isa pang ano, good news siyempre, tuloy ho yung libreng sakay. Ayun, isa pa. Sa carousel. Libreng sakay sa carousel. Sinabi na ni Secretary Pangandaman, Amina, budget secretary, na mayroon ng pera pantungkol dyan. Kaya yung mga nangangampanya, para i-privatize na yan dahil ganito, ganyan, dami nila mga pinagsasabi, migil na muna kayo. Oo, libre sakay muna. Libre sakay na eh. Eh kasi po, kaya ganyan yan, dinudumog. Nagtitipid ang mga taong bayan. Siyempre, libreng sakay. So kahit na haba-haba ng pila dyan sa bus carousel na sinasabi sa gitna ng EDSA, pinapatulan nila yan dahil makatipid ka na 100 sa pamasahe, pare, laking bagay yun. May ulam na kayo. Ngayon, ganito. Subukan natin na kayong lahat, over the next quarter, for example, na nandi dyan yung libre sakal. Sige nga, ayusin nga ninyo yung sistema dyan, yung sinasabi ninyo, napakagaling ng inyong mga gagawin tungkol. Privatized? Hindi pa privatized ito. Yung sistema, ipakita ninyo, sige nga, para magkaroon tayo ng idea kung talagang magagaling kayo. Yung sinasabi nyo, on time, kailang ganito. Ganyan! Ayan! Tingnan, malinis. Hindi, magagawa lang daw yan kapag privatized. Hindi may ganun. Privatized lang. Yan ang challenge. Yan ang challenge natin. Hindi kaya ng ano yan. The private sector is more efficient than government. Yan ang challenge natin kay Secretary Bautista. For a budget like this, 1.3 billion. Sige nga, ayusin, tingnan natin. Hindi kayo, wala kayong gagastusin, ha? Kami ang gagastos niyan. Tingnan ko yung application ninyo. Yan ang dapat niyang, ano, on the job training. Hindi, ito, sa akin, kung gusto ko i-privatize yan, I will make sure it fails. Muna. In the hands of the government. Pag successful lang. Kasi pare, yung model na yan, nagamit na yan sa tubig. Yeah. Nagamit na yan sa Napocor. Yung model na yan. Including yung may complete ano communications operation. Na although yung model na yan, hindi ginamit sa LRT1. Kasi yung LRT1, ang tinunang takbo nun, hindi nasisiraan. Pero na-privatize pa rin. Kalain mo. Hindi, sunk cost yun eh. Ayun, sunk cost na yan eh. Wala lang. Wala na yun. Itong railway system nito. Umaandarman yan. Umaandarman yan. Ano na yan? Junk. Baliwala na. Wala na yan. Kaya tignan natin kung kasi ganito ang challenge kay Secretary Bautista, it's either anin mo yan o magtayo ka na ng government run bus company. Ganyan lang ang mayroon sa EDSA. Napakahirap po ng sa commuting ngayon. Tignan natin kung paano sila lalaban dyan. Privatizing kasi naglalaway na yung Makati Business Club dyan. Management Association. Ay man, ayaw mapa. It's naglalaway na dyan eh. Oy, correction. 1950 si Wonder Woman. Ay, 1942, sorry. 1942. Wonder Woman? 1950 si Darna. 1950s. Sa, ano, yung first appearance nila sa comic series. Star Comics si Wonder Woman, 1942. Pero nakakarating na ba si Wonder Woman nun dito? Ang alam ko, nakarating siya sa TV lang eh.
No, 1970. Si Carter, Linda Carter. Linda Carter. Wonder Woman was more, I think, occupied sa European theater. Yung war. Correct. Ano, kasi ano siya, Asian siya during the war. Si Darna. Hook na yata ang kalaban niya. Hook pala. Parang ganun. Hindi, ang kalaban ni Darna, mga smuggler. Na sibuyas. Smuggler ang kalaban niya. Sibuyas. O ito, babatikin muna itong mga grupo ng sama-samang mga samahan. Nang payatas, Quezon City. Yes. Si Paul Duma. Ayan. Oy. Sama-samang samahan ng payatas, Quezon City. Nagpapasalamat sila at libreng sakay pa ang carousel. Libre sakay. Salamat. Salamat daw. Kasi yung malitipid mo dyan, mauubos din sa itlog, sibuyas, yes, baboy. Huwag ka munang kumain ng ganon. Puro. Isda, mahal na rin. Umano ka muna. Mga... bigas, mahal na rin. Hindi rin pwede, asin. Wala, naubusan din tayo na asin eh. 97% import natin yung imported ang asin natin. Kaya mga sosyalin ka na kapag nag-aasin ka. Diba? Imported dyan. Dahan-dahan ka sa asin. Imported dyan. Kasalanan kasi yun. Hindi, yung kaya bumibili ako dun sa mga traditional makers. Kasi baka mawala yung tradition. Ito. Magagawa ng asin. Nawala. Nawawala. Hindi kasi salt beds. Salt beds, natabunan na. Natabunan na yan. Wala. Naging camellia? Tinatanong ko lang, grabe kayo. How will I learn? Baka naman. Hindi naman. Yung mga another good news po sa sumasakay sa LRT Line 1. And Line 2, yung Line 1, yan yung magmula Monumento. Magmula West. Paikot yan, pumunta ng Monumento, EDSA, hanggang Baclaran. Yung extension, hindi pa natin alam kung hanggang kailan matatayo yun. Pero dapat 2015, tapos na yun eh. Pitong taon pa lang ang kanilang delay. So, bigyan pa natin sila ng chance. LRT 2 po, magmula yan sa Recto. Sa Recto, hanggang doon sa Marikina, Marcos Highway. Hanggang San Dimolo. Yung extension yan, hindi pa ho gumagana. Nakalimutan yung istasyon. So, hindi pa natatayo. Ang good news naman dyan, yung sinasabi po ng LTFRB, magtataas ng pamasahe. Ang sabi po ng Light Rail Transit Authority, hindi pa final. Kailangan daw po to undergo regulatory process. Kasi ang LTFRB daw nagsasalita, hindi naman sila yung regulator. Hindi naman sila yung regulator. Umepal lang ho. Mabuti ka, hindi mo nagsasalita si Undersecretary Cesar Chavez. Nauna yung press release na paaga. Hindi dapat sila. Dapat kasama. Ang LTFRB, nasa Land Transport. LRTA Board. Represented sila. Pero in-approve ng LTFRB. Ang mag-a-approve, LRTA. Magandang balita po yan. May naligaw na letter yan. Meron umepal. Pinag-usapan natin kahapon. Bakit LTFRB nagsasalita? Kasi member sila ng board. Ang ano lang, kasi merong... Nasa board sila. Ang ginagawa kasi dyan, merong mga comparison ng mga various means of transport eh. Kaya nagkakaroon. Pag rail, magkano... Kumpara mo sa jeep, kumpara mo sa... Hindi ganun yun eh. Kasi ang rail. Magkaiba yan. Talaga malaki ang kapital yan. Yes. Tsaka mass transit yan. At tsaka... Kung actually, mas mahal. Dapat ang pamasahin ang rail. Kung LTFRB ka, ASEC, June, itong gagawin mo. Okay. Ayusin mo na yung mga pangkisa. Yan na LTFRB kayo. Tsaka sino yung nagsalita? Si June Guadis. Approve na raw. Ano siya hindi pala? Hindi naman siya nahalata doon. Source pala siya. Hindi siya nahalata. Hindi. Ang mahalagang bagay po dyan, kamukha ng tubig. Okay? Tubig, merong public consultation po yan. Public hearing. Pag nagtataas kaya. Mag-itbulaga muna kayo. Parang si Patrick T.Y. Diba? Medyo...
makakanta-kanta kasi ako, song and dance. Ito ang sitwasyon nga dyan. May public hearing ba to? Nakarinig ka naman ng public hearing dito. Ito, wala. Ito nga problema ito. Dyan. Pero matagal na yan. Baring Conrad. Hindi ba hanggang ngayon, hindi mo na didesisyonan yung final na kaso tungkol dyan sa agreement mismo dyan sa LRT Line 1. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, wala pa. Ito ba yung binaklas yung contract? Yes. Yan yung workout. O hanggang ngayon. Sabagay, 18 years lang naman. Violation ng procurement act. Okay lang. Oh. 18 years. Very obvious violation. Diba? The law was written precisely for that situations like joint that. Joint venture. Ginawa nila. Ginawa pa rin nila. Binaklas-maklas nila yung kontrata. Should have been one contract. Oh my God. Ganun panahon, nila. Ano. Ang tindi nito eh. Itong LRT1. Sino ba ang ano? Ayala, MBP, Macquarie. Yan. Yan, okay. Yan ang magkakasosyo dyan. Ano ba to? As Salamat Marlohas ba to? Oh yes, definitely. Panahon ni Pino yan. Pino. Kailangan matapos ng 2015. Papasagasa nga eh. Pag hindi raw natapos. Silang dalawa. Yung magmula Baclaran hanggang Bacoor, Cavite. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa ho... May ilang poste na. Meron na ilang poste. Hindi naman. Pero humihingi na ng increase. Oh my God! May ginawang improvements dun sa existing LRT. Kasi lines. Naman, mahirap maglagay ng poste. Nagwalis. Uh-huh. Anong Pasko, nag-Christmas train dun. Yung mga Christmas decor. May tugtog pa. May tugtog pa. May tugtog pa. Joe Marichan yun. Siya may silip. Si Joe Marichan. Alak na to ako ang buhay ito. Tapos linig. Tapos naharang ng mga right-of-way issues yung punta sa Cavite. Cavite. Aba, eh, bakit kayo nagbibid? Meron palang right-of-way issues. De, gobyernong right-of-way. Gobyernong may problema. Bakit nyo... Tinern over. Na may 60 million pesos. Eh, lahat ng pera ng LRT1 na pupunta sa kanila, meron palang right-of-way issues. Mm-hmm. At sino ang nagsulat ng kontrata? Mm-hmm. Yung private. Mm-hmm. Sila po nagsulat ng kontrata dyan. After the bidding, sinulat ang kontrata. Nandyan na yung... May abogadong tinamad dyan. May tinamad. Sige, kayo na yung gumawa. Ako mag-draft eh. Well, tinamad lang. Ayan. That's the good faith explanation. Hindi naman ako. Hindi naman po tinamad si attorney na yun. Nagkaroon naman ng consultation. Consultation. Nagkaroon na. Pero... Ang galing nung kontrata na yun. Kung sino yung... Business model na sa water, ganyan din eh. Isa bagay, nakaugalian. Nakaugalian na. Ang, costumbre. Tradition. So ngayon, itong LTFRB, nangahas, pirmahan. Nangahas. pinirmahan po yung request to increase the pamasahe dyan sa LRT1. As a member of the board. Ang simulang increase from 11 magiging 13.29 payat ilang peso 2.29 lang payat In return 20% in return ay mapapaganda yung mga infrastructure capex ilang beses na sila nag-increase pare hindi naman nag-improve ang service dyan eh. Yun ang punto ko dyan nag-improve naman yung pockets wala na tayo nakikita yung mga naglalakas sa release wala na yan hindi sa MRT3 yun MRT3 LRT kinis yung mga rails Pinalinis yung kumikinang. Wow! Ito to yun. Ang metal polish. May wear and tear yung rails na yun. May wear and tear. Okay. Trap. Hindi man lang maayos yung kwento. 21 centavos bawat kilometro po na pinirmahan ng L. Bakit kaya ang lakas ng loob nito? Na? Ng LTFRB. Pumipirma-pirma ng ganyan. Source nga lang siya. Tama siya. Source siya ng balita. So nagsalita po ngayon yung Light Rail Manila Corporation. Ito yung mihawak ngayon. Pakitain nyo naman yung PR. Venture. Grabe kayo. Susunod daw po sila kung ano sabihin ng LRT. At hindi. Ano daw? Susunod sila kung ano sabihin ng LRT. Oo. Kasi in-approve lang ng LTFR. Hindi, dati, ganito yung stand nila dati. Mm. Kailangan na-increase na pamasahe. Uh-huh.
Sabi ng Duterte administration. Hindi. Teka muna. Wala pa kayong ginagawa eh. Ay, hindi. Magdi-demand. Ayan. Nagre-reklam. Makakasuhan namin yung gobyerno. Dahil under the contract, pwede kami mag-increase. Obligado kayo. Hindi, ito naman ngayon, pare. Nag-soften sila. If you insist. So, wala mo na increase. Sige, susunod kami. If you insist na ano. Eh kasi, baka mahukay-hukay pa. Asan yung extension? Hindi. Ang sinabi niya na ngayon ng joint venture, kasi sinabi na ni Asset Quadis na mag-i-increase na kayo. Sabi ng joint venture, well, if you insist na mag-i-increase, wala kaming magagawa. Insist eh. Eh kami, ano eh, lang naman, sunod-sunuran lang kami. Sabi ni LTFRB, increase. If you insist na mag-i-increase kami, di okay. Tama ba yun? Who are we to argue? Far be it from us. We are to argue with sir. We are here to serve the people. Serve the people. Yeah. Mag-comply naman daw sila. Nako. Pero dati, under President Duterte, magdidimanda sila. Kasi it's our right under the contract. Eh, hindi pa natatapos po yung extension eh. Bagay. Saka hindi nag-public consultation. Pitong taon. Yan ang kansalanan actually niyan eh. Matuto kayo kay Patrick T.Y. Pero hindi. Pero kung ano daw, kung ano man daw ang i-approve na increase ng government regulator, handang-handa silang i-implement. Ayan. Parbiit nga eh. You're threatening to implement it, ha? Hindi. In order nyo eh. Increase eh. Alam nga, hindi kami sumunod. Teka muna, sino ba humingi ng increase muna? Di ba? Hiningi nyo nga muna yan at nilalakad nyo pa yan eh. Parang yan yung mga ano eh. Parang yan yung mga importers pero ng... Pero in fairness, yung increase niya matagal nang hinihingi kahit anong panahon pa ni President Pinoy. Hindi rin nila ma-implement. Kasi nga walang nangyayari kaya hindi na ibibigay. Parang yan yung... Untenable from a PR point of view. And the justification, ang dahilan daw po ng rate increase, sabi nitong mga magigiting na ginoo sa LRMC, Light Rail Metro Corporation, ang kaya dahilan daw ho, kaya kailangan nila lang increase. Eh kailangan nilang mabawi yung kanilang investment doon sa extension papuntang Cavite. Wow. Brad, wala pa nga yan extension na yan eh! Ano ba? Isa pa nang dapat nang papasagas. Is that the moment it says? Baka pinaparaprice po lang. Hindi ba? The company sought fair hike to help it recoup its investments in LRT1 extension. O Cavite. Hindi system-wise. Mahalang poste. Ayun. Hindi system-wide yan. Hindi, tsaka nauna na ilagay eh. Hindi pa nila nababawi yung lagay. Alam nyo, yung right of way, pare, kung bakit nagkaroon ng problema maningil sa right of way. Maningil tayo ng pasagasa. Ang GMA administration, bago napabid to, naglaanan ng pera to acquire the land for the extension. GMA pa to eh. Di ba? Noong nagbidding si, ano na, Pinoy. Si Lamar Rojas Pinoy. Pinoy. Pero nung kailan GMA, talagang hinanda na yan, nagbigay na ng pera. Alam mo, nangyari doon sa pera para mabili lupa. Nawala. Paano nila in-explain nawala. Yan, so, walang right of way. Pero binid out pa rin. Paano nawala? How can you lose? Meron nga isang politiko dyan sa Cavite na siya ang pinagkatiwalaan. Tapos? Ano yung tinakbo na? Hindi. Ay, walang kaso. Paano nangyari? I do not understand how this can happen. Ang problema ng GMA administration at that time, ang binili lang ninyo yung right of way, hindi nyo binili yung lupa para doon sa station sa yung sa Bacoor. Yung mismong depo. So kailangan bilhin din 'yon. Sana po tayong pera. Bibilhin na 'yon. Ay nako. Bibilhin nga, pare. Alam mo, ang laki issue niya sa buong Cavite. Naging election issue. Naging election issue yan. Sa buong Cavite. Future, ano nga eh.
Hindi, pero yung binasa mo talaga, bro, pwede ba lakihan mo at makita ko? Talaga nilagay, ano ha? The company sought fair hike to recoup their investment. Their investments. Hindi ba kayo kumikita eh? So yung sabihin yun nga, taratado rin yung press release. I mean, hindi far be from far and far away na yan, bro. Yung ganun na. As far as stupidity goes. Anyway, it is on record. The operator has filed for arbitration. Demanding 2.67 billion in compensation after it was not allowed to raise fares in the previous years. Oh, kita na ipon. Naipon. Kasalanan niya ni Duterte. Oh, kasi trinating niya. Trinating niya sila. Kaya hindi binigay yung fair increase eh. So, nag-file for arbitration, 2.6 billion. Hindi nabigay yung fair increase kasi hindi nagawa yung extension. Hindi, kasi galit lang si Duterte. Alam mo na si Duterte, walang kakatwi-katwiran niyan eh. Pati tubig nga, gusto palitan yung kontrata. Basta ang ganda-ganda na service natin sa tubig. Basta tinakot lang niya yung mga yan. Tinakot lang. Tama. Kaya daw. Kaya yan. Okay. Diba, nagdemanda pa dahil ayaw ibigay yung increase na hinihingi nila. Eh samantalang hindi naman nila ginagawa yung kondisyon para sila ang mag-operate niyan. Ganyan kaganda yan. Yeah, well, now, pag magkaroon increase, it will lay the foundation para magawa ngayon. Para magawa na yung original. I'm just trying to put a... Parang tubig, ha? Hindi. Naghahalap ng good news yan, yeah, si Aling. You can't stuff 20 pounds of potatoes in a 5-pound sack. Hindi, wala talagang excuse ito. Every day, ang kita nitong LRT. Sinimulan doon sa press release na yun eh. Ang LRT 1, every day, ilang million ang kinikita niyan. 60, minimum. Ilang taon na nilang pinatatakbo yan. Magpapasasa dyan. Ang hirap kasing bawiin yung San Jose. Mahirap. Sankos zero yun eh. So isipin mo, Baba, in order for you to run from a sankos basis, hirap nun. Ang hirap umakyat sa zero. Sankos. Anyway, ibig ko sabihin ng sankos, wala nang value. Walang value. Well, what would you have written, Boss Joel? Sankos? Again, foundation yan eh. How would you have, There are two ways to look at sankos. Sankos na hindi mo na makukuha ulit. Or sankos na investment. Future. Yeah. Future dalawa. Ngayon ko lang narinig yan. Ibig din na. Ang sangkos for the future. Ganda. Kasi platform yan. That is the platform. Kumbaga sa Filipino construction, buhos. Ayun. Pagbalik ang karamuha oras natin. 9 o'clock. Good news. Ang kanta para kay Darna, Narda by Kamikaze. Ayun, Narda. Ang unang-una. Nag-aabang sa langit sa mga ulap sumisilip sa likod ng mga tala kahit sulyap lang Darna. Okay. Actually, mali yung ano. Pero mamaya patagtog na ating cables. Magbalik ka naman na oras natin, 9 o'clock na umaga. Karambola! Sa DWIZ.